So, what's up mga ka-Solo Riders? So, Solo Rider PH here. Welcome na naman sa pinibago nating DIY vlog. So, for today is may nagtanong kasi kung paano ko daw kinonvert yung rear disc brake ko at anong sukat ng mga spacers at kung ano-ano pang mga ginawa ko sa rear ko this brake. So yan, i-tackle natin lang yan lahat ngayon. Pasensya na mga solo riders, at yun lang ako nakapag-vlog kasi medyo busy tayo this past few weeks and past few months kasi may mga gawain tayo sa school. So yun, so ito na. So first is ang tatackle natin is about sa mga modifications na ginawa ko dito sa rear disc brake ko. So first is itong caliper bracket. So ang gamit ko ng caliper bracket is yung pang reader. So ang caliper ko is pang reader. So ito yung caliper bracket niya. So, ito yung caliper bracket na ginagamit ko ngayon. Ito yung original na caliper bracket talaga. So, makikita natin ang kaibahan ng original tapos yung ginagamit ko ngayon, which is converted or modified. So, ang kaibahan lang nila is dito sa original is buo pa yung spacer niya dito. Yan. Buo pa tong spacer niya. Hindi pa tinabas. Unlike dito sa ginagamit ko ngayon is tinabas ko. Yan, tinabas ko dito sa may itaas na portion at may natira pa na ganito. So ito yung sukat talaga niya. So yung tatanong nyo bakit ganito yung sukat niya. So tinantya ko na lang na hindi maiipit yung isang spacer na ginagamit ko dito at sa mags na talaga. So may spacer pa dito at sa mags. So yun, tinantya ko lang na hindi siya maiipit at madali siyang ipasok. So ang sukat pala nito is nasa around 1.5 centimeters yung spacer, ng kapal ng spacer yan, no? Nasa mga nasa around 1.2 centimeters or 12 mm. So yun, kapal niya 12 mm yung kapal ng yan, oh. Mula tayo dito sa may side, dito sa dulo yan, oh. yan 1.2 centimeters or 12 mm yung spacer dito sa labas, dito sa may swing arm papunta sa, so tabasan nyo lang na hanggang 1.2 centimeters or yan, o, 1.2 centimeters or 12 millimeters ang haba ng spacers or kapal ng spacers, yan spacer nito. So yun, ito yung pinakauna na modification. Pagkatapos naman is itong sprocket flange. So pasensya na at medyo madumi. So ang sprocket flange na ginagamit ko or ginamit ko is pang ito ay pang reader to na sprocket flange. So, ginawa ko lang dito is medyo tinabasan ko lang dito, nabasan ko lang itong mga ganito niya.
para ma-fit siya sa mags nung Rossi DL150 na mags. Yan, tinabasan ko lang. Yan. So, tapos, good to go na. Tapos, ang ginamit ko namang spacer dito, yan, dito, is stock lang nung smash natin. Stock itong spacer dito sa may gilid. Yan. So, radar flange hub. Yan. Tapos, ang ginagamit ko or ang ginamit ko dito na sprocket is pang Honda Dream. Tapos, pinalakihan ko lang yung butas. So, 4 to 8 yung size. Tapos, 36 tip. Yan. Ito yung ginagamit ko. Stock pa rin. Stay stock. So, ang ginawa ko lang dito is in-oversize ko yung butas ng sprocket. So, Honda Dream sprocket. Pinalagyan ko lang. No. Pinalakihan ko lang yung butas. Yan. So, yun. Ito. Reader na sprocket flange. Tapos, stock lang na spacer ng smash. Yan. Pagkatapos naman, mga ka-solo riders, is ang ginamit ko naman na spacer mula sa dito sa may left side ng caliper, ito dito papunta sa mags is ito. Ito lang na maliit. Yan, itong spacer lang na to. So, sukat niya is nasa around, oh, nasa 9mm lang ang kapal nito. So, 9mm lang or 0.9 cm. Yan. 9mm ang kapal. Tapos, itong isa is 12mm. Yan. 9mm at 12mm to ang kapal nito mula dito hanggang dito. 12mm. Tapos, mula sa caliper bracket papuntang mags na spacer is 9mm or 0.9 cm. Ito, maliit lang siya, mga solo riders. Yan. Pagkatapos, ito yung pinaka dugo talaga. Itong holder na to. Yan. Itong holder na to, yan. Ito, yan. Yung holder na yan. So, niluwagan ko muna. So, ang holder na yan is, yan yung humahawak dito sa caliper bracket natin, which is ito. Yan. Ang slide-slide siya. Depende sa adjust ng chain slack mo. Yan. So, ang ginawa ko dito is, pinabutasan ko yung swing arm, tapos, inilagay ko ito. So, ito ay 10mm na bolt. 10mm na bolt. Ito. Tapos, nilagyan ko na may nut dito. Yan. Meron siyang nut dito. Tapos, nilagyan ko na rin ng nut. Yan. Nut dito. Yan. Na magsisilbing stopper niya. Yan. So, ito yung magsisilbing stopper ng caliper natin para pag nagbi-brake tayo, yung caliper natin is hindi bumababa or naka-steady lang yung caliper bracket natin. Kasi ang tendency nito, pag wala yung stopper na yan, itong caliper, pag nagbi-brake yan, ang tendency niyan is bababa yung bracket at tatama dito sa may swing arm natin. Dahilan upang magasgas yung swing arm natin, or the worst is masira yung caliper natin kasi hindi na nagpi-play yun. Kasi meron play yung caliper. Pag once na bumaba yung caliper at tumama dito sa swing arm, hindi na makakapag play yung caliper. So ang masisira nito, either caliper natin or bearing ng mags. So yun, kaya dapat nating lagyan itong
stopper na to. So either bubutasan niyo yung mugs or no, either bubutasan niyo yung swing arm niyo or the other thing is i-welding niyo lang. So in my case, binutasan ko pero mas safe if i-weld niyo lang dito sa swing arm kasi ang tendency pag binutasan niyo to, may tendency na mabiyak yung swing arm niyo. So yun yung naging mali ko nung una. So mas maigi kung ang gagawin niyo is i-weld niyo lang dito yung caliper stopper, which is itong bolt na 10mm. Yan. So yun lang. So ang sukat pala nito mula dito sa butas sa pinakadulo ng yan. Ang sukat pala nito mula sa pinakadulo nito, which is ito pinakadulo nito hanggang dito is about tansyahin nyo lang mga soul riders, no? Yan. 5.5 or 55 mm, 5.5 centimeters or 55 mm. Yan po mga soul riders, oh. 55 mm at mula dito hanggang dito sa my last portion is 55 millimeters or 5.5 centimeters. So, yun yung mga ginawa kong conversion dito sa rear disc brake ko mga solo riders. So, yun lang. So, pasensya na nga pala itong swing arm natin is medyo kalawangin na. So, i-repaint ko na to. So, binabaklas ko lang para i-repaint. So, yun. Yun lang yung quick update ko mga solo riders about kung paano ko ginawa yung conversion sa rear disc brake ko at kung anong mga sukat ng mga spacers na ginamit at sukat ng stopper na ginamit kasi may nagtanong kasi na ka-YouTuber din natin, subscriber din natin siya. So tinanong niya kung paano daw yung diskarte ko. So paps, ito yung diskarte ko kung paano ko ginawa yun. So yun lang. So yun lang para sa update na to mga solo riders. So sa mga bago pa lang sa channel ko, please like, share and subscribe to my YouTube channel Solo Rider PH at paki click na rin na notification bell para maging updated kayo sa mga future uploads natin. And also please like or follow my Facebook page Solo Rider PH kasi doon ako nag-update ng mga bagong uploads natin. So yun. So once again, this is Solo Rider PH. Ride safe and peace yo. Peace yo.